Angeline's POV. Inayaan mo nang matapos ni Addy ang ginawa kong tawag bago ko hinila sa dagat. Sa tingnan sa dagat ko lang talaga nakikitang umingiti si Addy. Gustong gusto nito ang tibig at kung nasa dagat ayaw nang umahon. Kumain muna tayo tapos bumalik tayo sa pagligo. Nilahad ko ang palad ko sa kanya na agad niyang kinuha. Nakangiti pa ako nang umahon kami sa dagat, ngunit nang makita ang maraing titig ng isang dalaga na wala ang ngiti ko. Umigpit ang hawak ko sa palad ni Addy. Balak sana magtaas ng kilay kung di lang to nagbaba ng tingin sa hawak na Jaryo? Napakurap ako sa nakita. Sigurado kong Jaryo yon kung nasan ang malaking litrato ko. Binugso ako ng kaba ngunit pinilit umarte ng normal para di mahalatang tensyonado ako. Taas noong lakad at kunwaring walang pakialam sa paligid ko. Ngunit tila mauhulog ang puso ko matapos akong lapitan ng dalaga. Sinuring mabutit ilang beses na nagpabalik-balik ang tingin sa Jaryo. Medyo hawig kayo nitong hinahanap nila, miss. Eto, nilapit ito sa akin ng Jaryo at tinuro ang litrato ko. Baka kakilala mo, baka naman kambal mo. Sandali akong natigilan at napanok. Nagtagal ang tingin ko sa sariling litrato at hindi matingnan ng dalaga. Kung ilang humigpit ang kapat ni Addy sa palad ko, hindi pa ako matatauhan. Agad akong tumikim, kumunot ang noo at marahang kinuhang Jaryo sa kamay ng dalaga. Kunwaring pinanliitan ko ng tingin ang litrato bago umuwi sa dalaga. I don't know her. Is she your relative? Balik tanong ko. Agad umiling to at kumibit balikat. Hindi, kamukha mo. Kala ko kakilala mo. Anito bago, hinilang bigla na lang umalis at iniwan sa kamay ko ang Jaryo. Humigpit ang hawak ko ron. Marahang tinangay si Addy patungo sa sun lounge kung saan ko inayos kanina mga pagkain. Eat, baby. I know you're hungry. Malambing na pagkausap ko dito. Inayos kong pagkain niya at nang wala na sa akin ang atensyon niya, namewang ako at gigil na nilukot ang Jaryo. Peste ka, Andre. Stop messing with me. Gigil ko rin bulong bago tinapon ang Jaryo sa buhangin. Ilang beses pa akong huminga na malalim. Tila kumirot bawat ugat sa katawan ko at gusto na lang sunugin lahat ng Jaryo na may litrato. Hot-headed? Aren't you happy you're trending on newspaper and social media? Bulong sa may tenga ko. Agad ako napaharap at pilong isin ni Aldrin ang nadatnan ko. Inirapan ko siya at tamad na umupo sa sun lounge. Baliw talaga yung kapatid mo. Ano na naman ba tong pakulo niya at balak yatang hanapin ako sa buong Pilipinas? Maliit na tumawa si Aldrin bago nakiupo sa gilid ko. That's not all, Miss Dimasupil. He's really persistent to you. To see you. Anito. Bala ko palang sumagot na gawa na nitong maiharap sa akin ang cellphone screen niya. Halos numawa ang mata ko matapos makita na naka-sponsored ad sa isang page ang litrato ko. Ang dami ng share nun, likes at comments. Look at the price! Tinuro nito ang tulad ng mga pabuya sa Jaryo. He's planning to waste all of our wealth if he cannot see you. He's crazy! Di ko maiwasang bulalas. He's crazy to see you. What spell did you use to make him this crazy? Umismid ako at umirap. Balak sanang sumagot ngunit natigilan matapos bigla ang tumayo si Aldrin. Oh my, he found out where I am? Ilang beses pa itong nagmura kaya naman, hinampas ko na sa braso. Sinulyapan ko rin si Addy na nakatitig sa akin, marahil kuryoso sa mga salitang binigkas ni Aldrin. Bakit ka ba niya pinasundan? Alam ba niyang kasama mo ko? Nag-aaral lang tanong ko. I don't know, baka pinaghihinalaan na. He's coming here. Do we need to hide again? Manghihinang tanong ko kay Aldrin. You don't have any choice. Kung pwede nga lang ilipat kayo ng lugar, ginawa ko na. But I'm thinking of Gweco State right now. For now, go back home. Sa huli, bagsak ang balikat, umuwi kami ni Addy. Nagtatanong pa ang bata kung ba't ang aga naming umuwi, ngunit di ko naman masagot. Pinagluto ko na lang siya para mawala ang tampo niya. Kinabukasan, tila mas sumama ang pakiramdam ko matapos mapanood sa TV ang balita. Nasa screen na naman ang litrato ko. Di ko tuloy mapigilang tawagan si Nadia. Paano pa kami lalabas nito kung kalat na rito? Nadia, hindi na nakontento sa Jaryo. Talagang nilagay pa sa telebisyon. Hysteria ko. Ilang beses ako nagpalakad-lakad sa sala. Nasulyapan ko pa si Addy na kunot noong sinusundan ako ng tingin. Nakaanda na rin to sa pag-alis, ngunit ayoko pang lumabas ng bahay. Sira, buong Pilipinas alam na yan. Simpleng sagot nito na ikinatigil ko. Ano? Sabi ko, buong Pilipinas na naghahanap sa'yo. Aba, hindi lang yun nasa flash report ah. Nasa commercial din. Humalakak ito na
Pikit ko na lamang ng Marien. Hindi ko na alam na makakagawa ng ganito si Andre. I don't even know his real intention. I'm sure it's bad. Chill, Angeline. Di ka naman makikilala sa picture eh. 5 years and that changed you kung physical appearance lang basihan. Wala ka pang kurba nun. Ngayon, makurba ka na. Che, manahimik ka. Mabilis kong putol sa sasabihin ito. Kumalakak ito lalo sa sagot ko. May sasabihin pa nga to, ngulit agad kong pinutol ang tawag. Sigurado naman kasing kalokohan lang sasabihin niya. Let's go baby, baka marami ng customer sa store ng Tito Gueco mo. Alertong lumapit sa akin si Adi at hinawakan agad ang kamay ko nang makasakay na kami sa tricycle. Mama, kailan ako mag-school? Bigla ang tanong nito. Kunwari ako nag-isip na ikinatitig niya. Soon anak, after all this mess? Ngunit di ko na natuloy ang sasabihin matapos tumunog ang cellphone ko. Kunot noo ko yung kinuha sa dalang bag at agad na sinagot matapos makita ang pangalan ni Aldrin. Go back to the rest house and leave Adi to Manong Ruben. For the meantime, Miss Dimasupil? Bungad nito kaagad. Ha? Huh? What are you talking about, Aldrin? Napangat ng tingin sa akin si Adi nang marinig ang pangalan ng tito niya. Ngunit sinanyasan ko siyang huwag maingay. It's too risky to let Adi go with you. Nakita na siya ni Kuya at ang makitang magkasama kayo ng bata, mas mahirap. Kung ikaw ang makikita niya, you can still deny that Adi is not your child. At kung si Adi lang makikita niya, he will always be left in wonder of who might be the mother. You get me? Awang ang labing na patitig ako kay Adi na seryosong nakatingin sa akin. What's wrong, Mama? Umiling ako at niyakap siya. Hindi ako sanay, Aldrin. Di ko kayang iwan lang si Adi sa kung kanino. We can trust Manong Ruben, Miss Dimasupil. And I will call Nadja to get back here and babysit Adi. Ano bang gusto mo? Pareho kayong makita ni Kuya? Natahimik ako ron at sa punto niya, ngunit di talaga ako sanay na mawalay sa anak ko. Di naman siguro niya kami makikita. Pilit ko pa. You can never tell. Gueco is busy and problematic. Hindi niya na kaya na harangan pa ang mga investigador ni Kuya. Better safe than sorry, Clara. That is the first time he called me by my name. And I know he's not joking with his plan and conclusion. Ayoko man, napilitan akong ipabalik ang sasakyan sa rest house. Agad ko rin tinawagan si Nadja para makabiyahin na siya papunta rito. Nang makabalik sa rest house, nandun na si Manong Ruben at ang anak niyang si Ami. Bumigat tuloy ang damdamin ko sa isiping, iiwan ko na sa iba si Adi. Huminga ako na malalim bago pinantayan ng tangkad niya. Behave here, baby. Bibilan kita ng pasalubong pagka-uwi ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Maliit siyang napanguso. Tumingkayad at hinagkan ako sa pisngi. I don't know why you need to leave me here, but I understand, Mama. I'm a big boy. I will behave and wait for you here. I love you. Sinserong bigkas pa nito. Pumikit ako at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman. Pakiramdam ko, huling beses na kami magkakayakap. Pinilit kong ngumiti nang humiwalay siya. See you later, anak. Tipid siyang kumaway at nakatitig lamang sa pag-alis ko. Bawat hakbang ko ay mabigat. Unang beses na hindi ko siya kasama sa trabaho at sa tingin ko hindi ako makakapagtrabaho ng maayos, lilipad ang isipan ko sa ginagawa ni Adi. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya gusto kong tawagan si Manong Ruben upang kamustahin si Adi. Kung hindi nga lang ako pinagsabihan ni Rod, hindi ko bibitawan ang cellphone ko. Miss Dimasupil, I think you're not in focus. Magalang na po na nito. Bahagya ako nahiya at naitago agad ng cellphone. Tumikim ako at tumayo na maayos. Sa office lang ako. Tawagin mo na lang ako kung may customer dito, Rod. Thank you. Di pa man siya nakatango, umalis na ako agad doon. Napabuga ako ng hangin ng makataloy sa opisina. Pilit kong inaasikaso mga papeles, ngunit di ko naman talaga maiayos sa mga yon. Ilang oras din gano'n ang ginagawa ko. Kung di pa kumatok si Rod, hindi pa ako tatayo para buksan ang pinto. Bakit, Rod? Important client, ma'am. Binigyan na po ng inumin ni Divine. Hindi ko na po sana kayo istorbohin, kaya lang may isa pang customer, si Madam Annette. Gumiwito sa pangalan ng ginang na siya namang kinangisi ko. Can you give me a minute or two? Mag-aayos lang ako. Pero CEO pong isang customer, ma'am. He's scary and I think he doesn't like waiting. Napapikit ako at napahinga na malalim. Maingat ko na lang sinukla yung buhok bago lumabas sa opisina. Ano bang hanap ninyo, Rod? Engagement ring po para sa fiancé niya. Napatango ako. Nilapat ang pinto. Taas noong sumunod kay Rod.
Inihanda ko ang ngiti ko para sa importanteng kliyente. Ngunit unti-unti yung naglaho, matapos matanaw, ang lalaking ayoko makita kailanman. Seryoso tong nakasandal sa sofa, ngunit nang magtamang paningin naming dalawa, awang ang mga labing na pangato sa upuan. Nang hina mga tuhod ko, pinuno ng kaba ang puso ko. Gusto ko nalang tumakbo paalis, makita ang galit at berde at malapilak niyang mga mata. Halos hindi ko na makilala at may hakbang ang mga paa ko. Nangilid ang luhat na permi ang labi. Di ko lubos maisip na makita siya ng harapan, babalik lahat ng sakit at hirap na dinanas ko. Kita ko sumili ang ngiti sa mga labi nito. Long time no see, sweetie. Makahulog ang sabi nito na di iniisip ang nasa paligid. Gusto ko sampalin ang mukha niya dahil doon. Nagkabuhol ang paghinga ko sa galit lalo na matapos mahagip ng tingin ko at gulat sa mukha ni Rod at Divine. Pilit kong kinalmang sarili kahit nahungun ang galit ko kay Andre. Gusto kong burahin ang gising nakapaskil sa mga labi nito. Calm down, Angeline. He doesn't know you. Bulong ko sa sarili ko. Pilit kong ibinabalik ang tapang at bahagya pang nagtaas ng kilay. Diretsong lakad ko patungo sa couch at gumisi sa kanya na kinakunot ng noon niya. I think you're mistaken, mister. Nilahad ko ang palad ko para sa handshake na tinitigan niya lamang. Montero, how did you forget, sweetie? Kunwaring pagdaramdam nito. Napakurap ako at akmang babawiin ang palad ko, ngunit agad nitong hinawakan yun na mahigpit na kinalaki ng mata ko. Awa ang mga labi ko sa higpit ng hawak niya, ngunit mas nagimbal ako sa kuryenteng, bigla na lang naglakbay doon. Na hindi ako makapagsalita sa gulat at nararamdaman. I have been looking for your whereabouts. It took me several years to see you again. And Gwako, for keeping you here? May timping bigkas nito. Napangawi ako sa mas paghigpit ng hawak niya. Pilit ko yung binawi kahit hirap makawala sa hawak niya. I don't understand, Mr. Montero. I'm not the girl you're searching for. Kita ko umigting ang panga nito kaya't napatigil ako at napanunog. Do not lie to me, Angeline. Mahinang bigkas ito at tila nilalulo lang sa labi niya ang pangalan ko. Isang beses pa ako napaatras at pinagpawisan. Hindi na malaman ko itutuloy pa ba ang kasinungaling ang binubuo ko o umamin na lang at pilitin tong layuan to kahit na alam kong malabong mangyari yon. Pack your things. We will leave. May otoridad na utos nito ngunit hindi ako nagpatinag. Tumayo to, niliwat ang tingin sa store bago namewang sa harapan ko. Pack your things here and get your bag and we will go back to Manila. Mahina ngunit mas matatag nitong bigkas. Napamang ako at napatingin kila Rod at Divine na awang ang labi nanonood sa amin. Maging si Madam Annette kunot ang noong nakikinig. Angel, who are you to rule me? Putol ko rito. Sino ka para utusan ako at mandohan sa buhay ko? As far as I know, I am no longer your fiancé, Mr. Andre. May dieng bigkas ko. Matapang akong humakbang papalapit sa kanya at nilabanan ang matalim niyang titig. Kinikiling ko ang mukha ko at nang insulto siyang pasadyang tinignan. If you tell me now that you own me, then you are wrong. No one owns me. Bahagya akong tinulak ang balikat niya gamit ang kamay ko, ngunit hindi ito natinag. Natalim ko siyang tinignan at tinitigan. Tapos na mga kalokohan mo. Wala kang karapatan ni katiting sa kahit anumang parte ng buhay ko. Malakas kong sigaw na alam kong nagpagulat sa mga nandun. Naningkit ang mga tingin nito. Namulsa at bahagyang umisi. Walang pinagbago ang mga ngisi niyang mapanganib at mas lalang walang pinagbago ang ugaling niyang magaspang. Kinagat ko ang labi nito at halos sigitin ko ang hininga na marahan niyang sinukbet sa tinga kong iilang hibla ng buhok ko. Di pa siya nakontento. Mas dumapit pa siya at pinaglandas ang kamay sa panga ko. You have what I should have, sweetie. You kept it away from me but I'm here now to claim it. Be ready because I won't stop until he knows about me. Mahina ngunit mapanganib itong bigkas. Natigal-gal akong lalo nang lumitaw sa isipan ko si Adi. Lalo pa akong kinabahan at nanghina matapos maramdaman ang paglalakbay ng palad nito mula sa likod ko pababa sa bewang ko. I swear, I will lose all of your rights if you can continue this hide and seek game. I don't play well, sweetie. Pagbabanta pa nito. Namilog ang mata sa takot at kaba nang hapitin niya ako at maraang humaplos ang isa niyang palad sa tiyan ko. What are you talking about? Pagmamaang maangan ko. Tumikwas ang kilay ko at mas dumiin ang palad sa tiyan ko na siyang nagpawala sa tapang ko.
I'm sure he lived 9 months here in your womb. Siguradong sambit niya. Agad akong umiling at mahinang tumawa upang pagtakpan ang lahat ng takot ko. You're funny, Mr. Andre. I'm living alone and I'm having the best day of my life. Without you. And here you are in front of me, saying you got me pregnant? Kunwaring nalilitong tanong ko. Pregnant? Ikita kong dumilim ang tingin niya, ngunit mas tumawa ko. Yes, I met a child and I know his mind. Alam ko ang tinutukoy niya at yun ang nagpadala ng takot sa akin. Pero kailangan kong ilaban si Adi. You are being delusional. Humalakak ako na ikinairitan niya. How can I bear a child if I am barren? Pagsisinungaling ko bago siya mapungay na tingnan. At sigurado ko sakali mang mabuntis mo ko, hindi ko bubuhay ng bata. Dahil anak siya na isang walang pusong tao. Walang ngiting dagdag ko pa.